Okay. In this reading, we have a love reading and message from your person. Okay, let's see the situation first. Tingnan muna natin situation. Nasaan? Let's see the situation first. And bago tayo mag-start, if you feel resonated with my energy, just avail our crafts. Kasi po, the more na resonated tayo or connected tayo, nandun ang alignment, mas effective itong mga may karga nating mga merchandise, okay? Hindi lang siya basta accessories, may mga karga yan. Lalo na suot ko na to, meron yan mga return to sender. And if you want testimonials, marami po tayo na nag-exist na testimonials sa ating mga social media platform. Just hanapin nyo lang po ito for any social media platform. Thank you so much po. Okay. So let's read. Let's see the situation first. Lockbox. Unconditional. And love affair. Close or frustrated. Nakakulong. I feel na merong nasa suffocate na feelings na nararamdaman dito. May nasa suffocate na partner dito. One of you ay nakakaramdam nito, ha, na feeling trapped and frustrated because of this love. Because of this love. And lumitaw itong love affair. One of you then, pwedeng iniisip na mayroong iba. May iba ang kanyang partner. Because of these dirty secrets. Okay? Pero, eto o, dito kasi, tingnan nyo. They are trapped. Nakalock. Yung feelings yung nararamdaman. Lockbox. Dito sa love na to. In other words, parang kumbaga nakakasakal. Nakakasakal yung love na meron ng isa sa inyo. Okay? Kasi ito, connection nyo to. Ito yung love situation. Meron ba? Meron bang ganun ba yung kapartner mo? Or ganun ka ba sa kapartner mo? Nananakal ba yung pagmamahal mong yan? And pwede din, kasi feeling trap oh. Feeling trap siya dito sa love na to. Pwedeng ikaw, pwedeng your partner. And pwedeng mag-cause yun nito. Alam niyo yung nakakasakal, yung nakakakulong masyado sa sobrang pagmamahal. Yun yung energy dito. Okay? And pwede mag-cause yan sa sobrang pagkasakal, sa sobrang sabihin natin yun nga, pagkasakal, pagkatrap, pwede mag-cause yan ito. Kuya, ayan, utak pa natin. Ayan, pwede yung mag-cause nito. Kasi masyadong nasasakal ang isa sa inyo dito sa love situation na to. Let's see this connection. Ano bang meron sa connection na to? Sabihin natin blessed din ang ano na to. Blessed to. Masyado lang nandito yung love at kumbaga nakakaramdam ng pagkasakal ang isa sa inyo, but I see the gifts, the blessings here. These connections are blessed. Huwag kayo mag-alala, these connections are blessed. Pero kumbaga, walang masyado, pwede itong maging cause nito. Okay? Ito lang pwede nyo iwasan, pwede itong maging cause nito. But the unconditional love, the genuine, nandiyan ang pagmamahal, yun nga lang, wag pakasobra. Kasi baka mag-cause yun ng hindi magagandang bagay. Okay. Let's pull some supporting messages about this connection. Ayan. Ascending, di ba? Bless nga itong ano na to, connection na to. Kumbaga, kung ano man yung obstacles, maaaring, baka naranasan nyo na ba to? Naging problema nyo ba to? If ever na naging problema nyo to, malalagpasan nyo yan, okay? If ever din na maging problema nyo to, malalagpasan nyo yan. And just prepare for the union.
new phase, ascending on, look kung gaano kagaan. Kung ano naman ang napagdadaanan nyo ng partner nyo right now or ng situation na to, gagaan niyan, look at the girl with the balloon. And ascending, sabihin natin, ang iba parating din na gifts. If ever na mag-asawa kayo, pwede din na yung gifts na yan, ano yan, bagong bahay ba yan, baby? Kasi, receive the gifts. Wow! Ano kaya yan? Pero, yun nga, ito yung pwede kasing maging problem ha, kaya yun ang iwasan, that pagiging frustrated ninyo sa isa't isa, or ng isa sa inyo. May new face na nag-aintay. Oh, di ba new face again? New face again, may healing na nangyayari dito. Pero one thing is for sure ha, my loves. Tingnan nyo, may pagbabago. Butterfly, sumisimbolo niyan is, sinisimbolo niyan is pagbabago. Then this ascending, di ba? Oh. Okay, girl. Okay. So, trap. Feeling trap. Lumitaw to. Okay. So, dito na, okay. Ang message, isa sa mga message nito, maaaring ikaw ay trap or your partner are trapped with some rules, relationship rules, okay? Kasi nandito na naman yung trap. Nandito na naman yung trap. Masyado siguro nasasakal ang isa sa inyo, or because of the attitude, because of the rules na kailangan nilang sundin sa situation na to. Okay? Meron ba kayong rules na parang hindi feeling ng isa sa inyo is natatrap siya. Tingnan nyo yung pagka-suffocate to. Tingnan nyo yung pagka-suffocate. Look, kung paano naso-suffocate. So, dito, kailangan is yung boundaries ninyo sa or respect na din sa pagbibigay ninyo ng mga sinabi nating agreement, mutual agreement ninyong dalawa. Kung agree ba parehas yung both parties. At eto pa, kung if ever na in separation kayo, pwede nyo baguhin to. Kung ano man yung nangyari, baka kasi na, kung kayo ay naghiwalay ng dahil dito sa dirty little secret na yan or may taong naging involved, pero ay feel na hindi siya ganun kalaking ano eh. Pero maaaring natatrap ka nung ano na yun, nung naging involved na to. Baka yun ang laging bumabalik sa isipan mo. Pero wag mo dito ka mag-focus sa session ng ano na yan. Merong magandang level up na mangyayari sa inyong relationship, the butterfly and the gifts, napakaganda oh. May magandang mangyayari sa inyong relationship with the butterfly and ascending, tingnan niyo. And tingnan niyo naman yung gift na paparating sa inyo. Kaya dito sa trap energy na to, pwede natin sabihin na pwede ka nang kumawala. Kasi nandiyan naman yung next phase or sabihin natin another phase. Makakalaya ka or makakalaya ang isa sa inyo. Sabihin natin na magkakaroon ng freedom. Yung mga dating hindi nyo na i-voice out, na ipapakita, magkakaroon din ng freedom. I also hear that. Kung halimbawa meron kayong kinikip-kip, tama ba, kinikim-kim sa isa't isa, pwede din yan magpakawalan na. Okay? Para ma-achieve nyo itong ascension na to, yung ascending. Di ba, napaka-bless eh, oh. Pero baka kasi naaapektuhan kayo ng past, naaapektuhan kayo ng mga outside sources na tinatawag. Okay? So, dapat iyan nyo yan. Labanan nyo, kumbaga, kung outside na yon, huwag nyo isuffocate yung sarili ninyo. Kasi yun, no, nakalak. Ito din, oh. Masyadong mahigpit. Okay. Let's see message from your person. Tingnan natin kung ano yung feelings nila na hindi nila masabi-sabi. And kayo din ang nakakaunawa nito kung ano man yung message nila. I want to feel that way again. May nagbago ba kasi? May nagbago ba sa inyo? So many things remind me of you for those in separation. Or sabihin natin na, o parang again and remind me of you, parang gusto niya ibalik ang nakaraan? Or gusto niya may mabalik na ginagawa niyo ng nakaraan? I knew exactly what I was doing. Pwede din if you are, ano, your partner dealing with a narcissist, pwedeng ikaw or pwedeng siya.
kasi lumitaw dito, then eto. Ayun yung exactly when I was doing. Pero kayong dalawa nakakaintindi niyan. Yan yung message or yung tumatakbo sa isipan niya. I want to get you drunk. Wow. Baka nga may gusto siyang sabihin sa'yo. Or may gustong gawin. You make my heart full. May feelings. Andun pa rin talaga feelings because of the unconditional love. Andun ang feelings. Andun ang I'm too afraid to talk to you. Hindi niya yun masabi-sabi sa'yo. Okay? Pero nandun ang feelings. Andun ang feelings. Iniisip ka niya. Okay? Okay. So, let's pull our last card. For this situation or for this relationship. Okay, intense. Lumitaw ng intense. The intensity of true soul connection includes great highs and great lows. Eto, maaaring feeling nyo na-encounter nyo yung mga bagay na sabihin natin, ayan, yung mga problema. Pero, tingnan nyo naman. Nandiyan ang ascending. So, ang totoong love connection ay talagang sinusubok palagi. Nakakaranas ng mga, sabihin natin, ng mga problem. And sabihin natin, nakasama yan. Pero, kung maniniwala ka sa connection na to, may magandang pagbabago na nag-iintay sa inyo. And also, these gifts. Gift yan. Kumbaga, blessed itong relationship na to. Pero, kailangan mabago ang mga bagay-bagay. Kagaya niyan. Kailangan hindi nyo maramdaman sa isa't isa na you are trapped, parang frustrated kang sa pagmamahal, sa pagbibigay, parang hindi, kumbaga nasasakal ka. Kailangan hindi nyo maramdaman para magkaroon na ang session or gumaan yung samahan ninyo, okay? But one thing is for sure, the true soul connection is intense talaga. Sobrang saya at sobrang lungkot. Pero ito'y panghawakan nyo, just receive the gift. Okay? Receive the gift. Kung merong ma'am, sabihin natin, maniwala ka na mahal ka ng partner mo and ibigay mo yung pagmamahal because of this gift card. Okay? And that's all for this love reading. Thank you so much.